Hello again, guys. Welcome and welcome back to my channel. I have the same shirt because I'm doing the video three times a day. Yes, I'm doing a video three times a day so I can make it so dami na. Char. Ayun na nga. So, ang pag-uusapan natin ngayon is about sa spam. Partner natin yung si spam eh. We are doing spam because of not watching the video and put a comment in it. Char, ginahag English. So, pag nag-comment ka kasi, tapos isipin mo, okay na yung comment ko kasi mahaba naman yun. Hindi pwedeng ganon, no? Kasi, syempre, pag nag-comment ka, kailangan panoorin mo yung video. Kahit mo lang 5 minutes, panoorin mo naman. Okay, kung tinatamad ka talaga, mga 3 minutes, bago ka mag-comment. Tapos, dapat yung comment mo is related lagi sa video na pinapanood mo. Dapat ganon. Kasi yung iba na spam ang message na wawala ni spam ni Lolo. So, nakikita nyo din ba yung mga na-spam na message sa inyo? Pwede nyo tignan yan. Ituturo ko kung saan. Aha, eto na siya. Dito mo kasi yan hahanapin. Kunyari, YouTube Studio na apps. Kunyari, sa apps ka na lang. Huwag ka na pumunta sa ano, sa Chrome. YouTube Studio apps. Dapat install mo to. Kung meron ka niyan, open mo na lang. At tapos, pagpunta mo dito ka, pumunta. Ang baba ng ano ko dito sa bago kong upload. Pupunta ka lang dito sa ito o, comments. Yung mga nag-itcho sa akin na nanood sa upload ko ha. Char-charin nyo ako. Nakikita ko yan, char. ayan, ito. Nakita itong publish sa taas. Pumunta kayo dito sa held for review. Tada! Oh, diba? Ayan. Ayan yung mga spam si Daphne. Hi po, always watching your video. Please shout out. Yan sinasabi niya, always watching. Tapos, isang beses pa lang siya nag-watch. Yung tipong siguro kakapunta niya lang dyan. Tapos, live stream pa yung pinuntahan niya. Tapos, 1 minute, napunta siya sa spam. Kasi, ang haba-haba ng live stream. Tapos, dyan pa siya manood, diba? So, shout out kay Daphne Vergara. Pasensya na, ngayon ko lang ito na-find out na ganito pala to. Char, nandyan ka pala. At saka ito si Home Dorpon. O, diba? Ang layo-layo ng comment niya. So, dyan lang makikita siya. So, this video is going to be short lang. Hindi na natin masyadong haba-habaan. At doon nakikita ang spam. Nakita nyo naman, yung video ko is about finding my ex. Nasaan na nga ba si ex? Do you ever wonder kung nasaan na ang ex mo? It's all about it. At ang comment doon, it looks delicious. Bakit naging delicious yung video ko? Wala ng pagkain doon. So, andoon, nakita nyo naman yung spam. Na-spam yung message niya, di ba? Ewan ko kung paano niya nangyaring it looks delicious yung video ko doon, banda. Wala naman ako doon sa video para sabihin niya delicious, char. So, saan banda yung delicious doon? Diyos ko. Kaya ayun, doon lang natin makikita yung mga spam messages, no? So, pwede niyo i-check. Alam ko yung iba, alam niya yan. Pero yung iba kasi, na, lalo na medyo bago-bago lang, hindi pa alam kung saan yun makikita. So, ngayon, at least alam niyo na. So, pwede niya i-check yan ngayon kung sino spam dyan. Baka nandyan din ako, char. Alay naman natin, na-spam pala yung message ko. Nice, basta mga message pa naman, nice chicken, nice roaster, mga ganong message. Sabi nila na-spam daw yon. Pero ang dami-dami na nagme-message sa akin, nagko-comment sa akin about sa ganyan, or nag-comment ng mga puso-puso. Ang sabi, nakaka-spam daw yung mga emoji na yan, no? Pero feeling ko hindi naman nakaka-spam spams yung emojis kasi lagi naman may nag-emoji sa akin dyan pero wala naman sila sa spam message. So, hindi talaga yung emoji ang nakaka-spam kundi ang message kahit gaano pa siya kahaba tapos hindi naman relate sa video mo. Ayun, spam. Nakita nyo naman ebidensya na may haba yung comment niya sa video ko pero nandoon siya sa spam message kasi spam yung ginawa niya. Siguro, kaka-start lang ng video, tapos nakapag-comment siya agad, no? Mga wala pang 1 minute ba, nakapag-comment na siya sa video. So, napunta dun sa spam. So, dapat talaga, pag nag-comment tayo dyan, para tingin naman natin ng mga 1 minute mahigit bago tayo mag-type dyan ng comment. Okay? Iwasan natin yung spam. Tsaka lalo na yung repeated comment. Kunyari, nag-comment sa inyo, tapos tinatamad kayo. Huwag kayong tatamad-tamad. Kasi, meron akong napanood na sikat na
vlogger, nakalimutan ko yung pangalan niya kasi foreigner siya eh. He got 3 million subscribers. 3 mahigit. Basta mataas na yung subscribers niya. Hindi na siya basta-basta ang YouTuber. Bigati na yung pagka-YouTuber niya kasi 3 million mahigit na yung subscribers niya. At pinadalhan siya ng email ni Lolo na muntik na talaga siya. Binigyan siya ng 14 days na ipaayos yung mga sagot niya sa mga nagko-comment sa kanya. Kasi yung mga sinasagot niya, repeated messages. Like, kinaka-copy-paste niya na lang para masagot lahat siguro dahil sobrang dami niya ng mga comment dyan. So, iwasan din yung copy-paste, no? Kasi isa din yan talaga sa nade-detect na spam. So, huwag lang tamad-tamad dyan. So, kahit hindi na ganun kahaba yung i-reply mo, basta maayos yung reply mo, iba-iba naman. Kumbaga, kung ano yung comment ni ganito sa'yo, replyan mo kung ano yung sinabi niya. Tapos, ganito naman, replyan mo kung ano yung sinabi niya. Hindi yung magka-copy-paste ka lang dyan ng comment at yun doon i-repeat-repeat mo doon. O kaya pag pumunta ka sa ibang channel, makipag-sub-sub ka or gusto mo, kalimbangin mo yung bahay ko, kinalimbang ko na yung bahay mo, mga ganon. Okay lang naman yun, pero wag lang paulit-ulit ang sinasabi mo doon at ginagawa mong copy-paste na or sasabihin mo, pabakas naman, binakasan ko na, nagawa ko na lahat sa bahay mo. Yung ganon, okay lang naman yun. Pero sa isang tao mo lang yung sasabihin. Hindi yung sa lahat ng channel na pinuntahan mo, iyon at yun at yun at yun yung sasabihin mo. Dahil hindi naman nila makikita yan. Kahit i-message mo ng i-message o comment mo ng i-comment ng ganyan, hindi makikita ng may-ari ng channel kung napupunta sa spam message lang ang comment mo. Okay? So, ayun, alam mo na ngayon at medyo mahaba na to siya. Bye-bye!